Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si Romy, 35 taong gulang, nakatira ngayon dito sa Makati. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso. Itong aking karanasan ay naganap sa probinsya namin kung saan kaming magkakapatid ipinanganak at lumaki. Ang trabaho nga pala ng papa ko noon sa probinsya ay isang security guard sa paaralan na medyo malapit lang sa aming bahay. Panggabi si papa noon sapagkat may iba namang naka-assign sa umaga. Noong mga panahong ito, Sir Carl, ay nag-aaral pa ako ng high school kung saan din naka-assign si papa. Simula alas 8 ng gabi ang kanyang duty hanggang alas 8 naman ang umaga. Iyong mga kapatid ko ay kasalukuyang nag-aaral pa rin noon ng kolehiyo pero nasa siyudad sila at minsan lang din kung umuwi. Nagrenta na lang sila ng bahay doon kasi malayo. Malaki ang gagastusin sa pamasahe at oras kung uuwi pa sila araw-araw. Si mama naman ay tagabantay ng bata sa kapitbahay naming may lahing foreigner. Malaki ito magpasahod, kaya nagugustuhan din niya ang trabaho. May mga naka-assign naman sa gawaing bahay, kaya ang bata lang talaga ang inaasikaso doon ni mama. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ang duty niya doon, tapos uuwi na siya ng bahay kinahapunan. May trabaho kasi ang mga magulang ng batang inaalagaan ni mama at sa hapon pa ang uwi, kaya hindi pwede umalis si mama sa bahay ng amo niya hanggat walang isa sa mag-asawa ang nakakauwi. Tsaka ang mga bahay noon sa lugar namin ay magkakalapit lang, kaya kapag may nangailangan ng tulong ay marami kang mahihingian. Ang kwentong ito po, Sir Carl, ay tungkol sa brutal na pagpatay sa mga hayop at isa doon ay nasaksihan ko sa likod mismo ng paaralan na malapit lang din sa bahay namin. Noong wala pang aswang sa aming bayan ay masaya pa ang mga residente. Malaya ang lahat na gawin ang kanilang gusto kahit sa gabi. Tumatambay ang maraming kabataan sa labas kahit pa nga hating gabi na, pero nagbago ang lahat ng iyon noong magsimula ang pagkamatay ng maraming mga alagang hayop. Ang iba nga ay sa mismong mga nasa bakuran pa talaga. Kaya tuloy, doon na nagsimula ang balitang meron ng gumagalang aswang sa aming lugar. Isang araw, habang naghahanda ako ng gamit sa pagpasok sa paaralan, ay may narinig akong tumawag sa akin sa labas. Romy! Sumabay ka na sa amin! Papuntang paaralan! Napahinto ako noon sa pagbabalot ng baon ko at nagmadaling tinungo ang bintana para tignan kung sino iyong nasa labas. Noong dumungaw ako sa ibaba ay nakita ko iyong mag-asawang nakatira sa pinakadulo noong baryo namin. Sila na kasi ang naroon sa pinakadulo. Mag-iisang buwan na siguro sa lugar namin ang mag-asawang bagong lipat na sina Manong Serapin at ang asawa niyang si Manang Tesi. Opo, sandali lang po. Sagot ko pa at dali-dali ko na isinilid ang baon ko sa aking bag at nagmano kay mama bago umalis ng bahay. Alas 8 pa naman kasi ang duty ni mama noon, kaya naaasikaso niya pa ako. At si papa naman ay uuwi na rin ng alas 8, kaya kahit wala na kami ni mama, ay naroon naman si papa na tatao sa bahay maghapon. Ang bahay kasi namin ay may dalawang palapag, pero gawa lamang ito sa kahoy at amakan naman ang dingding. Bumaba na ako noon sa hagdan at mabilis na lumabas ng bahay.
Nakita ko naman noon ang mag-asawa na naghihintay na sa akin. Mula kasi noong unang araw na lumipat sila sa lugar namin, kami ang una nilang naging kalapit. Pero sadyang palakaibigan ang mag-asawa, palangiti at madaling kausapin. Nagtitinda sila araw-araw ng mga gulay at prutas sa palengke. Isinasabay nila ako papuntang eskwelahan araw-araw dahil madadaanan naman ang paaralan namin papuntang palengke. Pagkalabas ko pa lang ng bahay ay nakita ko kaagad na marami silang kargang sariwang gulay sa dalawang basket na nasa likuran ng tricycle. Tapos si Manang Tesi naman ay nasa likuran ni Manong Serapin. Sa loob naman nila ako pinapaupo kasama ng iba pa nilang mga paninda. Romy, mag-iingat ka palagi ha. Dahil may nabalitaan ako na may gumagala raw na aswang rito sa atin. Bungad na sabi pa sa akin ni Manong Serapin pagkasakay ko pa lang. Oo nga po, nakakatakot na tuloy lumabas kapag gabi. Sagot ko naman at inilagay ang bag sa aking hita. Noong umandar na ang tricycle ay hindi na rin naman sila nagsalita. Medyo maingay din kasi ang makina dahil may kalumaan na rin ang kanilang tricycle. Noong makarating sa paaralan ay agad din akong bumaba at nagpasalamat. Nakita ko rin naman noon si Papa na kalalabas pa lang ng gate. Nagmano ako bago pumasok. Nginitian naman ako ni Papa at sinabing galingan ko raw sa pag-aaral. Habang papalapit ako sa classroom namin ay iniisip ko ang mag-asawang bagong lipat. Mabait sila sa lahat ng tao. Kahit nga pwede ko namang lakarin ang paaralan dahil kahit papaano, hindi naman iyon gaano kalayo, ay pinapasakay pa rin nila ako para raw madali akong makarating at hindi napagpawisan. Minsan din ay binibigyan nila ako ng 5 piso, pandagdag ko raw sa aking baon. Wala naman kasi silang anak at nalaman ko rin noon na umalis daw sila sa kanilang baryo dahil napagkamalan daw silang magnanakaw. Nasa isip ko noon na malayo sa ugali ng mag-asawa ang magnakaw dahil mabait naman ito at mapagbigay pa nga. Pero ni minsan ay hindi pa ako nakapunta sa bahay nila. Sabi pa nga nila sa akin na saka na lang daw kapag maayos na ang munti nilang kubo. Noong minsan sinabi ko na kung pwede ako tumambay sa kanila kapag wala akong paso. Pero may mga pagkakataon din na sobrang tahimik ng dalawang iyon, Sir Carl. Kaya iniisip ko na lang na baka nagkaroon sila ng pagtatalo. E kahit naman sa bahay namin ay madalas din na may ganong eksena sila Mama at Papa kapag merong hindi na pagkakasunduan. May isang pagkakataon kasi noon na nakasakay ako sa tricycle nila tapos hindi man lang sila umiimik. May mga pagkakataon din na may nakikita akong bahid ng dugo sa damit ng mag-asawa kapag umuwi na ito galing palengke. Inisip ko na lang noon na baka galing lang iyon sa karne ng baboy na kanilang binili kasi nakikita ko rin naman na may supot ng karne sa loob ng basket nila noong nasabay ako sa kanilang pag-uwi. Isang araw, Sabado iyon ng umaga, wala kaming klase. Si Papa naman ay naroon sa loob ng bahay mahimbing na natutulog dahil panggabi pa ang duty niya. Wala din noon si Mama. Naroon naka-duty sa trabaho niyang pagbabantay ng bata. Nang mga oras na iyon, Sir Carl, ay nakaramdam ako ng pagkabagot sa bahay. Kaya naisipan ko na manguha na lang ng panggatong sa likod ng paaralan. Kakahuyan na kasi ang likod noon. Pero may mataas na bakod naman para hindi makalabas ang mga estudyante. Bit-bit ang itak
at panali ng kahoy ay binagtas ko ang maliit na daan patungo sa kakahoyan. Doon na rin ako dumaan sa likod ng bahay namin para mabilis akong makarating sa likod ng paaralan. Pagkarating ko sa bungad ng gubat ay natuwa ako sapagkat maraming tuyong kahoy. Siguradong marami akong makukuhang panggatong. Nakadalawang bigkis na ako noon ng kahoy pero ginaganahan pa ako kaya pumasok pa ako sa unahang kakahoyan. Plano ko kasi na matapos kong ihatid sa bahay ang mga nakabigkis na kahoy ay babalik ako uli para kunin naman ang iba. Nasa kalagitnaan ako ng pagpuputol ng kahoy noong umihip ang malakas na hangin at nagbabadya na parang uulan, kaya naisipan ko noon na umuwi na. Pero agad din akong natigilan nang may maamoy akong nakakasulasok at malansang amoy. Sinundan ko iyon habang tinatakpan ang aking ilong gamit ang suot kong jacket na manipis. Ayoko kasi na kinakagat ako ng lamok dahil malaki ako kung magpantal. Dinala ako ng mga pako sa gitna ng kakahuyan kung saan hindi na gaanong nasisikatan ng araw at hindi na rin pinupuntahan ng mga residente. Masukal na kasi at matataas na ang talahib. Tanda na hindi iyon madalas madaanan ng mga tao. Noong malapit na nga ako sa masangsang na amoy, ay hindi na talaga ako huminga. Ramdam ko kasi na nasa dalawang hakbang na lang ako dahil sa dami ng langaw na naglipa na. Noong hawiin ko ang matataas na talahib, ay bigla akong napaatras. May nakita akong isang patay na hayop na tinali sa sanga ng puno. Sa tingin ko noon ay mga isang linggo nang patay iyon. Dahil nabubulok na nga, nilalangaw na iyon at inuud na rin. Para na iyong kalansay dahil halos ubos na ang laman at wala na rin laman loob ang tiyan. Biglang nanghina ang tuhod ko sa aking nasaksihan. Iyon pa lang kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ako ng ganoong klaseng kabrutal na itsura ng pagpatay ng hayo. Sa hindi katagalan nga ay hindi na talaga ako nakatiis. Nagsuka na rin ako sa pandidiri at sumama na rin ang tiyan ko. Iniwan ko na noon ang kahoy na kinuha ko sa gitna ng gubat at dali-daling tumakbo papalabas. Nagsimula na rin tumagaktak ang butil-butil kong pawis sa noo. Ang binigkis kong kahoy ay isa-isa kong inuwi sa bahay. Tapos agad akong nagtungo sa kusina at uminom ng tubig. Dahil sa pagmamadali at kaba na rin, ay nabitawan ko pa nga ang baso at nabasag. Anak! Anong nangyayari dyan? Bakit may narinig ako nabasag? Natigilan naman ako noon sa paglilinis ng mga bubog noong marinig ko si Papa. Tapos ilang saglit lang ay lumabas ito ng kwarto na kinukusot-kusot pa ang mata na halatang sapilitan na nagising. Sorry po pa, natakot lang kasi ako roon sa nakita ko sa kakahuyan noong nanguha ko ng panggatong. Kaya medyo nanginginig yung kamay ko at dumulas yung baso. Sagot ko pa sa kanya habang ipinagpapatuloy ang pagwawalis ng mga bubog. Lumapit naman noon si Papa sa lamesa at naghanda ng makakain. Bakit anak? Ano bang mayroon doon? Tanong pa nito at nagsimula ng kumain. Pa, may nakita kasi akong patay na hayop doon at mukha ng kalansay. Wala na iyong laman loob. Wala na rin nga halos laman eh. Ang baho-baho pa. Hindi ko na rin makilala kung anong hayop iyon dahil halos buto na nga lang ang natira. Noong makatapos ako sa paglilinis ay tumabi ako ng upo kay Papa. Tapos nagpatuloy pa ako sa pagkikwento.
Pero pa, ang pinagtataka ko lang po, bakit iyon nakatali sa puno? Para bang pinahirapan mo na ang hayop unti-unti, tapos pinagkukuha ang laman? Sumagot naman si Papa habang kumakain. E di kung ganoon, ay huwag ka nang magpunta sa gubat na iyon. Delikado. Baka magnanakaw iyon ng mga hayop at mataymingan ka pa. Mahirap na. Uso pa naman ngayon ang maraming hayop na nawawala. Yung iba natatagpo ang patay. Sabi pa ni Papa at tinapos na ang pagkain. Anak, ikaw na muna magsaing ng panghapunan natin ha. Mamaya pa uuwi ang mama mo at matutulog lang muna ako ulit kasi may duty pa ako mamayang gabi. Mahabang litaniya pa ni Papa. Tinanguan ko lang siya at isinandal ko na lang ang ulo ko sa lamesa. Noong mga oras na iyon ay hindi maalis sa isipan ko yung aking nakita at iniisip ko rin kung sino ang gumawa noon. Grabe naman at walang awa sa hayop. Ilang minuto akong nakatulala sa kawalan nang marinig ko ang patak ng ulan sa aming bubong. Palakas ito ng palakas na may kasama pang kulog. 2 oras pa ang dumaan bago natapos ang malakas na pag-ulan na iyon. Nagsaing na rin ako para sa hapunan, tapos maya-maya pa ay dumating na si Mama. Kinagabihan ay mahimbing nang natutulog si Mama. Noong tignan ko ang orasan na nakasabit sa dingding ay 9:00 na pasado iyon ng gabi. Pabaling-baling lang ako sa higaan. Ilang saglit lang ay may narinig akong parang iyak ng baboy. Napakunot noo ako dahil wala naman kaming alagang baboy o maging ang aming kapitbahay. Pero papaanong narinig ko ang iyak nito na parabang kinakatay. Pagkarinig ko noon ay bigla akong na-curious. Naisip ko kasi iyong hayop na nakita ko. Baka meron uling ganoon, iyong itatali ang hayop sa kapapasakitan at kukunin ang mga laman. Hindi ko rin maipaliwanag sa sarili ko kung bakit gusto kong makita kung ano ang ginagawa sa hayop at kung sino man ang gumagawa noon. Wala sa sariling lumabas ako ng bahay. Agad naman akong napayakap sa aking sarili nang sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin. Maliwanag ang buwan, kaya hindi na ako nagdala pa noon ng flashlight. Hinanap at pinakinggan ko ng maigi kung saan nanggagaling iyong ingay. Doon iyon papunta sa kakahuyan. Nagdadalawang isip pa ako noong una kung tutuloy ba ako o hindi. Pero naalala ko ang nakita kong hayop na halos kalansay nilang ang natira. Gusto kong malaman kung anong ginagawa ng salarin sa hayop at kung sino nga ang kriminal na pumapatay. Kaya habang pahina ng pahina ang iyak noong baboy, ay mas binilisan ko na rin ang aking paghakbang hanggang sa naging takbo na nga ito. Tama nga ako, malapit sa gitna ng gubat ako dinala ng aking mga paa. Kaunti na lang ang liwanag na tumatagos sa mga dahon at sangan ng puno. Pero nakikita ko pa naman ang paligid. Maya-maya pa ay may narinig akong nag-uusap, kaya sinundan ko iyon kung saan banda. Sa may unahan ay nakita ko ang mag-asawang sinamang Serapin at Aling Tesi. Sa buhok at tindig, sigurado akong sila nga iyon. Anong ginagawa nila sa kakahuyan ng ganitong oras? Tanong ko pa sa aking isip. Marami akong katanungan noon, pero nanatili lang akong tahimik habang nakakubli sa malaking puno. Dinadagundong na naman ng kaba ang aking dibdib nang marinig ko ang sinabi ni Mang Serapin. Nakakatawa ang mga tao sa lugar na ito, no? Wala silang kaalam-alam na kapag naubos na natin ang mga hayop dito, ay sila na ang kasunod.
Namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Manong Serafin. Noong tignan ko kung ano ang ginagawa nila, ay nasindak ako sa aking nakita. Sapagkat pinagkakagat nila ang sariwang laman ng hayop, sinasalok pa ng kamay ang dugo at hinihigop-higop. Gusto kong masuka, pero natatakot akong marinig nila. Kaya buong pilit kong pinigilan ang aking sarili. Ang sarap talaga ng sariwang laman, no? Wika pa ni Mang Serafin. Sumagot naman si Aling Tessie. Pero mas masarap ito kung laman talaga ng tao. Nanginig ako noon at hindi ako makapaniwala sa mga pinagsasabi nila. Hindi ko akalain na ang kriminal sa aming lugar ay ang mag-asawang napakabait ng ugali na ipinapakita sa lahat. Kapag ba naubos na natin ang mga pinakamalapit na hayop na narito, sino ang gusto mong unahin natin? Tanong pa ni Mang Serafin. Siguro, si Romy. Malusog ang batang iyon at malinis sa katawan. Tsaka diba ang sabi niya, gusto niyang dumalaw sa atin. Kaya hindi tayo mahihirapang bitagin ang batang iyon. Sigurado akong manamis-tamis. Makatas at malambot pa iyon. Sarap talaga noon dahil bata pa. Masayang pagsasagutan pa ng mag-asawa. Muli ko namang narinig na nagsalita si Aling Tessie. Eh bakit hindi pa natin gawin ngayon? Diba wala naman ang tatay ni Romy kapag gabi? Dahil nagjo-duty yun sa eskwelahan. Eh di unahin na natin ang nanay para walang maging hadlang bago ang batang iyon. Muli pang sagot ng asawa. Nanghina ako bigla sa aking mga narinig. Nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Gusto kong tumakbo papauwi pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Napaupo na lang ako noon ng dahan-dahan. Noong muli ko silang tignan ay mas lalo akong kinilabutan dahil nagsimula na silang magpalit ng anyo. Tinubuan na sila ng makakapal na balahibo. Naging kulubot at pumangit ang mukha. Bigla sila pareho na naging mabangis, tapos winakwak ang tiyan noong baboy at hinatak papalabas ang laman loob. Hindi ko na nakayanan pa ang aking mga nakikita. Napatakbo na lang ako bigla nang hindi ko inaasahan dahil nanghihina nga ang aking mga tuhod. May tao! Rinig kong sigaw ni Mang Serapin, pero hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo. Gamit ang dalawa kong braso, ay isinasangga ko iyon sa aking harapan upang hindi matamaan ang aking mukha ng mga sanga ng puno at matatalim na talahib. Tulong! May aswang! Sigaw ko pa ng malakas. Noong makalabas na ako ng kakahuyan, ay tuloy pa rin ako sa pagsigaw. Hindi ko alam kung may gising pa ba sa mga kapitbahay namin, pero patuloy pa rin ako noon sa pagsigaw habang tumatakbo. Noong lingunin ko ang likuran ay nakita kong hinahabol ako ng mag-asawang aswang. Noong mga sandaling iyon ay halos hindi na ako makahinga sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Tagaktak na rin ang butil-butil kong pawis. Papa! Tulong! Tawag ko noon kay Papa na nagbabaka sakaling marinig niya ako sa paaralan. Doon na rin ako dumiretso dahil alam kong walang magagawa si Mama laban sa dalawang iyon kung sa bahay ako pupunta. Nakita ko rin noon na may mga tao na sa kalsada at papasalubong sa akin. Nakita ko rin si Papa na nagmamadaling lumapit. Oh, anak! Anong ginagawa mo rito? Gabi na! At ano yung aswang na sinisigaw mo? Sunod-sunod na tanong pa ni Papa sa akin. Napaiyak na ako noon at napaluhod na rin sa kalsada dahil sa panghihina at labis na takot.
Iyong mga kapitbahay naman namin ay nagbubulungan kung sino raw kaya ang sinasabi kong aswang. Malalim na paghinga ang aking pinakawalan at sobra rin akong hinihingal ng mga oras na iyon na halos nahihirapan na sa paghinga. Si Mang! Hindi ko matuloy-tuloy ang sasabihin ko dahil kapos na kapos pa talaga ako sa hangin. Sino anak? Sino Romy? Sunod-sunod naman na tanong sa akin. May isa naman na inabutan ako ng tubig. Dali-dali ko naman iyong kinuha at ininom. Nakaramdam naman ako agad ng kaginhawaan sa paghinga. Ang mag-asawang nakatira sa dulo nitong baryo natin. Iyong palagi nagtitinda ng mga prutas at gulay sa palengke. Sila Mang Serapin. Sabi ko at dahan-dahan na akong tumayo. Inalalayan naman ako ni Papa. Umugong agad ang bulungan at maraming nagsabi na sina Mang Serapin at Aling Tese raw ba ang aswang na sinabi ko. Upo! Sila nga po! Sila ang mga aswang dito sa baryo na nambibiktima ng mga hayop. Ang sabi nila, kapag naubos na daw ang mga hayop, ay tao na ang isusunod nilang bibiktimahin. Patuloy pa rin noon ang pangangatog ng aking tuhod habang ako ay nagkikwento. Pa! Uunahin daw nila ako sa pagpatay dahil malusog daw ako at malinis sa katawan. Niyakap ko na noon si Papa dahil sa takot. Napasinghap naman ang mga kapitbahay ko nung marinig iyon. Ano pang hinihintay natin mga kasama? Patayin na natin ang aswang! Sigaw noong isa at nagsikuha na nga sila ng sandata sa kani-kanilang mga bahay. Ngayon, alam na natin kung sino ang aswang! Tara, magsama-sama na tayo! Kumprontahin natin sila nang magkaalaman na sa gabing ito! Sigaw pa ni Mang Berto na isa sa pinakamatapang na kapitbahay namin. Madami agad ang tumugon. Biglang dumami ang tao sa kinaroroonan ko malapit sa paaralan na may mga dalang flashlight. Anak, samahan mo muna si mama mo sa bahay. Wala siyang kasama roon. Tumango na lang ako at tumakbo papauwi sa bahay namin. Pero nakasalubong ko naman si mama sa daan na nag-aalala ang mukha. Sila Papa naman noon ay pinuntahan na ang bahay ng mag-asawa. Bumalik na kami sa bahay ni Mama at isinarado iyon ng mabuti. Anak, ano iyong naririnig kong may aswang daw? Tanong pa ni Mama sa akin, ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat. Maging siya ay halos hindi rin makapaniwala sa sinabi ko. Katulad ko ay nakaramdam din siya ng takot noong malamang kami pala ang unang punteriya noong mag-asawang aswang. Inabot ng isa't kalahating oras bago dumating si Papa sa bahay at narinig ko rin ang mga ingay ng tao sa labas na papauwi na. Sabi ni Papa na hindi nila naabutan pa ang mag-asawang aswang. Wala na ang mga ito roon noong puntahan nila sa bahay. Pinasok pa raw nila ang loob. Pero puro mga tuyong dugo lang ang kanilang nadatnan. Hindi rin sila sigurado kung galing ba iyon sa hayop o sa tao. Sinunog na lang nila ang kubo para wala nang mabalikan pa ang mag-asawa. Hinalughog na rin nila ang kakahuyan pero hindi na nila nakita pa. Maaaring nakatakas na raw ito at lumipat na naman sa ibang lugar. Doon ko naalala na hindi pala pagnanakaw ang dahilan kung bakit sila lumayas sa kanilang lugar na pinagmulan, kundi dahil nalaman siguro ng mga tao na mga aswang sila. Mula ng gabing iyon ay hindi ko na nakita pang muli ang mag-asawang si Mang Serapin at Aling Tesi. Tuluyan na nilang nilisan ang aming lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Carl, at maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi
at hanggang sa muli.